Ano kaya itong isang makapagbagdamdaming litrato ang kumakalat sa social media at kumuha ng simpatya at atensyon ng maraming tao? At ito ang kanyang kwento. Parte ng responsibilidad ng isang tatay ang mag-provide para sa kanyang pamilya. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin, lalo na kung isa kang single father na katulad ni Abdul Halim, isang Palestinian Syrian na kasalukuyang nakatira sa Lebanon kasama ang kanyang dalawang anak. Dati siyang nagtatrabaho sa isang chocolate factory at dati ding nakatira sa Embattled Yarmouk refugee camp sa Damascus bago pa siya mapunta sa Lebanon. Isa lamang siya sa mga empleyadong naapektuhan ng magsara ang kanilang kumpanya. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi makipagsapalaran sa ibang lugar at dito na siya napadpad sa Lebanon. At dahil salat sa edukasyon, para mabuhay lamang ang pamilya, ay nagsimula siya muli sa umpisa. Naisipan niyang magbenta ng ballpen para kahit papano ay meron siyang maipangbili ng pangkain sa mga anak. Bit-bit ang bunsong anak ay nilakad niya ang buong kalsada ng Beruit para lamang magtinda ng ballpen. Naiyak sa simula si Abdul, pero sa tuwing naaalala niya ang kanyang mga anak ay lumalakas ang kanyang loob. Isang araw yon na tirik ang kainitan. Pawis na siya sa pag-iikot, bit-bit pa ang kanyang anak. Wala siyang kamalay-malay na dito na pala magsisimulang magbago ang kanilang buhay. Isang Selandic web developer na nagnangalang Gesur ang nakakita kay Abdul sa kalsada. Napukaw ni Abdul ang atensyon ng web developer dahil sa determinasyon nito sa buhay. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili na kuhanan nito ng litrato at ipinost sa kanyang social media account. Hindi akalain ni Gesur na magbabiral ang kanyang pinos. Umakot ito ng maraming likes and shares sa kanyang social media account. At higit pa dito, marami din ang gustong magbigay ng tulong sa magama. Kaya naman naisip ni Gesur na gumawa ng isang campaign fundraiser page para doon papasok ang lahat ng pinansyal na tulong na makukuha nila para sa magama. At nakakagulat dahil sa loob lamang ng 24 hours ay nakalikom na si Gesur ng $100,000. Wow, napakalaking tulong nito para sa pamilya ni Abdul. Sobrang excitement ang naramdaman ni Gesur. Wala kasing kaalam-alam ang pamilya ni Abdul na may darating sa kanilang blessing na talaga nga namang babago sa kanilang buhay. Dala ang perang mga nalikom ay nagsimulang hanapin ni Gesur ang magama. Hindi na siya nahirapan matunto ng bahay nito dahil kilala-kilala ang magama sa kahabaan ng street na iyon. Isang barong-barong ang kanyang nadatnan. Dalawang madungis na bata ang kanyang nadatnan na kasalukuyang naglalaro at sa gilid ng bahay ay nandun si Abdul na malungkot na nakatingin sa kanyang dalawang anak. Hindi man lang nito naramdaman ang kanyang presensya, marahil ay dahil sa lalim ng iniisip nito. Mahinang katok niya ang pumukaw sa atensyon ni Abdul. Maagap itong tumayo at nagpunas ng luha bago pa siya mapansin. Bagamat bakas ang pagtataka sa mukha nito, ay malugod naman siyang inistima nito. Pinaupo siya nito sa isang maliit na upuan at magalang siyang tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Pinakita ni Gesur ang kanyang telepono na may larawan nito. Kitang-kita niya ang pagkabigla sa mukha nito at dito na siya nagsimulang magkwento. Hindi makapaniwalang nakaawang pa ang bibig nito nang simulan na niyang iabot dito ang isang bag na punong-puno ng pera. Maging siya ay napaluha na makita niyang mabilis na umago sa pisngi nito ang madaming luha. At sa kanyang pagkabigla ay mahigpit na niyakap siya nito habang walang sawang nagpapasalamat. Dito nalaman ni Gesur na namumroblema pala ito dahil hindi niya alam kung saan hahanap ng pera para sa tuition fee ng kanyang dalawang anak. Dagdag pa nito, hindi na din sila nakakabayad ng renta at namimiligro na silang mapalayas din sa kanilang barong-barong na tirahan. Hindi din siya makapag-isip ng maayos dahil kumakalam ang kanyang sikmura. Kaya naman laking pasasalamat nito sa malaking tulong na kanyang naibigay. Sinabi niyang patuloy na madami pa din ang nagbibigay ng tulong sa fundraiser page na kanilang ginawa. Ngunit tinanggihan na ito ni Abdul. Sinabi niyang napakalaking tulong na ang perang naibigay niya at malaking bagay na ito upang sila ay makapagsimula ng buhay. Dagdag pa ni Abdul, ay ibigay na lamang daw ang natitira pang pera na malilikom sa iba pang higit na mas nangangailangan. Dito ay mas lalong humanga si Gesur sa kanyang kababaang loob. Sa ngayon si Abdul
ay nakapagpatayo na ng isang maliit na negosyo. May maayos na din silang tirahan at higit sa lahat, nakapag-aral na muli ang kanyang dalawang anak. At ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Ani Abdul, walang hanggang pasasalamat at pagpupuri sa mga taong may gininto ang puso na tumulong sa kanila. Hindi niya ito makakalimutan. So ikaw kaibigan, may ganito ka rin bang klase ng karanasan? Share mo naman dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel at pa-click na rin yung notification bell para pumapdate ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is James Official and I will see you on my next video. Goodbye!